What's good YouTube? Adrian Troy Mariano here for this vlog. I will tackle about do's and don'ts bago tayo sumali sa mga Facebook live auctions, Instagram live auctions. Yung mga sasabihin ko kasi dito guys is based on my experience lamang. Kumbaga sa tinagal-tagal ko na rin kasi talagang nagpaparan sa iba't ibang mga host or mga auction house sa Facebook and Instagram. Talagang syempre may mga mali rin ako nagawa. Kaya yun, is a lesson learned and I'm proud to share my natawag dito mga na-experience ko sa inyo guys. Okay, without further ado, let's do this. First, we ask the host kung may commission ba and ano ba yung mga rules sa auction house sila. And yun, pag sinabi ng host na sinabi sa inyo na mag-send kayo ng teaser nyo agad, mag-send na kayo agad, picturean nyo na agad kung kinakailangan unless may urgent call. Need kasi talaga yun para mapusa rin nung auctioneer and makita na rin ng mga bidder and mga buyer yung teaser nyo guys. Ayun yun para abangan agad ng mga bibili yung mga ipaparan yung items. And another one is, huwag kayong malit sa binigay sa inyong oras kasi talagang napahalaga nun kasi madaming nag-aabang sa ano nyo guys, sa mga ipaparan nyo. Then yun, wag lang kayo malit yun nga unless may urgent call talaga. Second is win or go home tayo dito guys. At the first place naman kasi talaga ano, tayo yung nag-commit sa auction house, sa mga auctions at hindi naman tayo pinilit ng mga host natin guys, kaya wag kayong daw dito ma-devastate kung nalugi kayo guys, ganun. And yun, kasama ng lahat naman siguro ng business talaga dadaanan yan. And yun, in auction talaga you will never know if you get profit talaga eh, yun lang talaga. And trust your pieces lang din guys, trust your pieces, much better if you lowest the starting bid of your pieces kasi if you do that you will know the true value of the shirt unless ang mga bidders talaga ay natutulog. Yun talaga, trust your pieces guys. Kung matalo man kayo kasama sa ano yun, sa progreso nyo guys, sa ano, sa larangan talaga ng auctions guys, ano, parang sugal lang rin talaga yan. Kahit sabihin mo mang malakas yung t-shirt mo, pero kundi naman nila alam yung ano mo, yung pinaparan mo, wala rin talaga kung gano'n pa meaningful talaga sa yung t-shirt mo. Kaya mas maganda ang iparan mo is yun, yung kilala at saka yung patok. Number 3 is honesty is the best policy here. Need natin maging accurate sa mga details ng shirt tulad nung ano, issues ng shirt, tag and dimensions ng shirt. Pero may mga nagsasabi pa rin talaga na vintage na yan, ukay na yan, normal na lang na may issue yan. Pero for me as a seller, mali pa rin talaga yun kasi yun nga, nakasanayan na talaga natin na issue na talaga siya. And yun, may mga buyer kasi talaga na hindi sa kanila pabor yung mga issue na yun. Ano ba yung mga issue na yun guys? Ang mga issue na yun tulad nun is ano, crack prints, hairline crack prints, cut tag, and ano ba ba, loose thread, dry rot, and ano ba yung mga ibang issues natin guys na nakikita sa shirt, stain, minor stain, minimal stain, and madami guys, madami talagang mga issues ang shirt, scratch, and ano ba ba, yun nga, cut tag, iba pinapalitan pa yung tag, kaya talaga mag-ingat talaga kayo guys, pinapalitan nila yung tag para lang makabenta. Kaya guys, tawag dito, ang masasabi ko lang, sabihin nyo na yung issues, mas mahalaga, na mas, tawag dito, mas mahalaga yung ano, yung trust kaysa sa pera guys. Ako syempre, nayara na sa akin na hindi makabenta ng isang linggo, dalawang linggo, dahil yun, may issue yung shirt. Pero all good lang naman kasi dadating din naman tayo sa point na makakabenta tayo. Tamang buyer lang talaga guys ang lead natin. Kaya tiwala lang din sa sarili nyo, hindi kayo makabenta dahil sa mga issues na yan. Kasi tawag dito, pag ginawa nyo yun guys, yan kasi yung magpapakilala sa inyo yung trust eh. Hindi yung pera guys.
inyo magpapaangat sa atin sa community na to, yung trust at pagiging honest natin sa isa't isa. Mga nagsasabi kasi sa akin na syempre mga ibang vendor ko na may nagrereklamo sa kanila na yun nga, nalimutan daw nila yung issue dahil nga maliit niya daw, and di talaga nila makita. Even before sa akin nangyayari din talaga, hindi ko nakikita na yung mga issue sa shirt, meron pala na meron palang issue dito sa undersleeves, sobrang liit, di ko nakita, tapos may illustrated pala, tapos pina-altered pala. Dahil doon isa lesson learned for me, kaya gumawa ko ng tips and tamang pagdadimes ng shirt. Okay, pakita ko sa inyo guys, let's go. T-shirt na gagawin nating sample for this video. Handa na rin yung marker natin, scissor, tapos masking tape, and measuring tape. And dun! Yan, simulan natin guys. So, as you can see dito guys, makikita nyo yung pinhole, or hole pala to, hole. Then, may mga dumi siya dito. Then, bacon neckline. Then, wala namang issue dito sa print. Then, sa likod, may discoloration siya dito guys, tapos curling cuffs. Ang tawag dito, lalagyan lang natin ng arrow dito is tong sa harap, tong hole. Kasi minsan talaga di natin nahigit tong tong issue na to. Maliit lang kasi at saka yung mga konting dum. Pero yung mga bacon neckline at saka curling cuff pins, madali lang naman tandaan yun guys, kaya okay lang yun. Sabihin lang natin dun sa natin, sa set natin, okay? So guys, ito na yung marker natin at saka masking tape. Ayan, lagyan natin siya ng arrow guys. Sa paglalagay ng arrow, kahit kahit sobrang liit lang guys, will do naman. Kasi tawag dito, yun, pag masyadong malaki, parang magiging siya, hindi na siya maganda tignan pag nilagay nyo na siya. Okay, so enough na siguro to. Then yun, gugupitin natin siya guys. Kaya natin siya gupitin. Ayan, siguro pwede na to. Ayan. Okay. Pag natapusan natin siya gupitin, ilagay natin siya dito. Ayan guys. Kumbaga magiging palatandaan lang siya. Siya yung magsisilbing palatandaan guys. Okay. Then, dito sa issue, maglagay din tayo ng isa. Para malaman natin na mayroong dumi pala dun. Kasi, nire-reason ng iba, talaga nalilimutan nila. So, para wala nang ma-reason yung ibang vendor or seller, ganito lang gawin nyo guys. Ayan. Pagitnaan nyo. Okay, pag nahit na yung arrow na yan, nandiyan na yung mga dumi. So, pag ni-present nyo yan dun sa, nyo, sa auction nyo guys, then yun, masasabi nyo na siya guys. So, sa pagsusukat naman ng t-shirt guys, ang mas magandang naka-flat siya, nakahiga, kaysa sa nakatayo guys. Okay, so yun, sukatin natin yung width niya. Okay, sukatin natin yung width niya. So, sa pagsusukat ng width, sa armpit to armpit, ayun, undersleeves. So, asukat ito is, ayun, dapat talaga naka-flat yan guys, ha. Okay. 23.5. Although may alawan siya, pero okay na rin yan. Almost 24 na. 23.5. Ayan. Tapos, sa length naman, simula dito sa shoulder niya sa taas, wala pa sa neckline. Diyan mo simulan. Diyan dito sa hem. 31. 23.5 by 31 guys. Okay, so, ang gagawin natin, lagyan natin siya ng ng palatandaan din. Para mas matandaan natin, 23.5 by 31. And guys, para mas ano tayo, naka-order yung mga gagawin natin and pagpe-present natin ng t-shirt. Okay? Ako, ganito yung ginagawa ko guys, ewan ko lang sa inyo. Siguro, yung sa iba naman, nilalagay dito yung ganito na nilalagay. Iba dito. Sa akin, pangit kasi siya tignan eh. Sa akin dito ko talaga nilalagay. And para mas, siya, naka-order talaga. Baga, pag pinapresent mo siya, na nakaganyan lang. Pumuknatin mo lang. Tulad lang dito, guys. Ano? Nakaganyan lang. Dito rin. Ganyan ako mag-order ng t-shirt, guys. So, guys, yun lang naman.
So guys, ito na yung ano, complete details ng shirt. May hole dito, wala naman siya issue, bacon neckline. So yung mga dumi-dumi dito guys, sa likod, herline cracks, then discoloration, then may dumi rin siya dito, tsaka dito. Then yung dimensions is yun, easy lang siya. Makikita nyo na agad, buklatin nyo lang yan, 23.5 by 31. So yan guys, ilang naman ang sasabihin nyo, then you're good to go na. Pang-apat, health. Health natin guys. We need proper sleep to have some energy sa set natin para mas matandaan natin lalo yung details ng shirt. And don't forget to eat and drink water before and after your set. Kasi yung set natin guys, magtatagal talaga yan ng 1 to 2 hours lalo na humay bidwars. And yun, alam naman natin na gabi talaga ang mga auction house natin. Kaya yun, din talaga natin ng proper eat, drink, and yun, din natin talaga ng matulog. Panglima is law of attraction guys. Ito kasi itong panglima na to is optional lang naman to guys. Kailangan natin ng ano, maganda-gandang background. Syempre para mas makuha natin yung attention ng mga bidders and buyer, di ba? Sino ba namang ayaw makabenta? And yun, optional na lang naman, pero kung masikip yung bahay ninyo, okay lang din naman. Kumbaga dagdag bonus lang to. Bonus lang siya sa set natin. And another one is pwede nating i-edit. I-edit tama. Pwede nating i-edit yung ano natin. Yung teaser natin. Pwede natin siya i-edit sa PicsArt, sa mga iba pang editing apps. Ayan, tulad nito. Ayan, nakikita nyo guys. Ganyan ko, ganyan ako pag magpapasa ako ng teaser. Or pwede nyo naman siguro, ano, gandahan na lang siguro yung pagpipicture nyo ng teaser nyo guys, para talagang catchy tignan. And yun, makuha talaga yung attention ng mga buyers and bidders. Hindi nyo kaya mag-edit, nandyan lang naman sa YouTube, Google, na handang tumulong sa inyo. And sa mga editing apps naman kasi talaga, karaniwan naman dyan, ano, may mga tutorial naman talaga dyan, may mga drill. Kaya yun. And this tip kasi talaga is optional lang naman. Number 6 is stable internet connection. Fast connection is a must to appreciate the viewers your piece. Try to test live so that you can see the ano, the viewers, yung mga viewers mo ang magsusuport sayo sa auction mo. Pwede mo dun i-promote yung IG mo, IG shop mo, and sasabihin mo sa nila na may paset ako kay ganito sa ganitong oras. And yun, pwede ka magtanong-tanong sa nila kung naglalag ka ba. And by doing that kasi ano, mas madadagdagin mo kasi yung confidence mo sa sarili mo. Kumbaga parang ano siya eh, warm up siya bago ka, kumbaga sa basketball or sa sports, warm up siya bago ka talaga ayun maglaro. Don't forget to pray before and after your set guys. Huwag niyo kalimutan magdasal. I know some of you first time man o hindi na kinakabahan sumabak sa live auction or nahihiya ganun. Kasi pag nagpray ka talaga, madadagdagan din talaga ang confidence mo. To be honest lang. Ako first time ko dati sa season pass, first auction ko 'yun. Grabe. Grabe talaga yung kaba ko. Grabe yung kabaho, talagang napapansin na ni Joshi sa akin na ano, uy bro, kinakabahan, ano bakit mukha kang kinakabahan, ganon, huwag kang kabahan. Pero sinabi sana, natural lang daw yun first time. Pero yun nga, natural lang naman talagang kabahan, lalong lalo na sa mga first time dyan sa inyo guys. And yun, maybe siguro, pwedeng kinakabahan tayo sa mga pieces natin kung iba-iba kasi yung kaba eh. Pwedeng kinakabahan tayo sa pieces natin kung malulugi ba tayo, kung may halaga ba yun, di ba? Kasi minsan, ina-expect natin yung t-shirt na nilalabas natin, aabot sa ganun, pero yun ba, pag pinaran ko ba, mababa lang ba makukuha to? Then, yun, the best advice is to pray before and after your set, guys. Yun lang naman, pray to boost your confidence and trust yourself. So that you can make it talaga. Magtiwala kayo sa sarili nyo guys.
lahat naman tayo dumadaan sa pagkalugi talaga. Gaya nga nasabi ko nina, yun, talagang nasa part siya talaga ng proseso, guys. Okay? Huwag nyo kalimutan mag-pray before and after your set. Sobrang halaga nito, guys. And para hindi kayo habahan. Kung hinahabahan kayo, in nga, mag-dislive kayo, tapos din yung confidence nyo. So, tatapusin ko na yung vlog ko, guys. And yun, may sabihin lang ako, some of you, alam ko na mga nanonood dito is mga vendor. Kaya yun, hopefully na yun, may natutunan kayo sa mga sinabi ko, sa mga na-share ko knowledge sa inyo. And yun, guys, yun, don't forget to subscribe my channel and to like and share kung may natutunan man kayo, and to click the notification bell below, and don't forget to follow my trip shop sa IG, guys, fabulous trip.ph dito, and sa Facebook ko, fabulous trip dito, guys. And yun, have a good day sa inyo. Okay, peace out. She probably collapsed in a heart of rejection from blowing a kiss on the wave. Production big, can't fit on the stage. Too many fans to fit in the crowd. Too many bands to get them on stage. Crewing this band is with them on stage. I say in advance, so pay in advance. I'm way too advanced to figure them out. I set the bar, don't give them a break. The bar too high to give it a raise. I